ngayon, I'm back. This is Sam Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, New Miss Universe Thailand. Kaya bang manalo ng corona sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. Kagabi nga, ginanap na ang kanilang coronation night na masasabi ko naman, wow, amazing, di ba? Sobrang bongga talaga ng kanilang production number. Doon pa lang sa production, sa opening number nila, ito lang kung masasabi ko, impressive na talaga ang ipinakita ng Thailand. Sobrang perfect yung kanilang production number. Gusto ko rin yung mga lighting, gusto ko rin yung camera, yung alam mo yung alinaw lahat. Tapos yung kanilang stage, nice! Talagang panalong-panalo. Masasabi ko, ang lakas maka Miss Universe. Talagang world-class standard ang pageant ng Miss Universe Thailand. Kumbaga, makikita mo talagang level up sila. So, simple pero wow, elegante yung dating ng kanilang show kagabi. So, yun. So, sa mga damit ng mga girls na ginamit, yung opening number nila, ay, nako, perfect. Yung pagbigay nila ng show kay Amanda Obdam, talagang makikita mong rain ng rain na ang dating. Talagang masasabi ko, perfect lahat. Mantama din yung pagpili nila mula top 15, top 10, top 5, and then top 3. Kumbaga, parang tuloy-tuloy yung flow. At talagang masasabi sabi ko, ay, galing. So, yon. So, sana ganun din sa Pilipinas, no? So, sana mapantayan natin yung mga pageant na ganito. Dito din, ang mura din yung entrance fee nila. Kung tutuusin, 7,000 baht. So, equivalent yun ng 10,000 pesos. Pero doon yung sa unahan. Plus, meron ka ng free test COVID. Kumbaga, ipitest ka nila kung may COVID ka o wala. Tapos, kung may included na yun doon sa price. Tapos, meron pang pipilian dam. May 7,000, may 5,000, may 3,000, and 2,000 baht. Diba? So, bong gana. So, yung mga ganong pageant, dapat talaga ganyan lang yung mga price, hindi yung nag-overprice tayo ng todo-todo. Kasi, syempre, mahirap yung buhay ngayon. Hindi siya masyadong mahal kasi meron na nga test din sa COVID. Diba? Kumbaga, parang sulit din naman. So, yon. So, kagabi, sa pagpili nila sa top 5, talaga yung top 5 na pumasok sa kanila, ay masasabi ko naman, talagang salan-salan yung mga girls. At masasabi ko na, ay nako, ang tindi ng labanan din. Talagang yung mga girls nila, in fairness naman, pumalo ng todo-todo, lalo na yung top 3. Gusto ko yung pagpili nila kasi parang salan-sala yung girls, hindi yung may top 5 tapos uulitin uli yung question. Tama lang yung ginawa nila na tanggalin na yung dalawa tapos bigyan na ng award. Tapos yung tatlo, sila talaga yung paglalaban-labanin pa para sa final questions. Doon pa lang sa top 3, magagaling na. Actually, ang pinakamagaling sa akin doon, sa top 3, ito nga si Atchley, yung nanalo ng Miss Universe Thailand. Kasi iba din yung confident na kung paano siya magsalita. Yung, alam mo yung nakikita mo sa kanya, walang kakaba-kaba. Pero itong si Karina, isa to sa mga may ingay na kandidata, talagang naramdaman ko na, ay, sayang, natalo talaga siya. Kasi kinabahan eh, nakita mo talaga na hindi na siya confident doon sa sinasabi niya. Saka parang maganda sana yung sinasabi niya, pero parang hindi niya alam kung paano tatapusin. Ninabutan na siya ng oras. So, sayang. Kasi sumali na rin niya sa Miss Grand dati. Pero ngayon, iba yung itsura niya. Parang sobrang pinagawa na talaga ng todo-todo. Hindi katulad ng kay Anchili na talagang masasabi mo ay walang ano, walang gawa. Perfect yung mukha. Sobrang parang anghel pa nga. Saka ang ganda, ang charming, no? Yung the way siya smile, the way siya, pag kahit tahimik lang siya, ang ganda-ganda, rain ng rain na yung dating para sa akin. And then, doon naman si, yung second runner-up naman na nanalo, si Natia Swansane. Actually, isa dito sa mga malalakas na kandidata. Kung naiintindihan mo yung sinasabi niya, sobrang malalim siya magsalita. To be honest, guys, siya talaga yung parang, wow, pwede kong dalhin sa Miss Universe kasi yung confident. Kaya lang, yung final question na,
doon medyo kinabahan na talaga siya. Pero yung sinasabi niya, makikita mo yung deep, yung lalim ng content ng lumalabas sa kanya. Talagang ayon sabi ko, baka ito ang manalo. Pero yun nga, si Anchely kasi, talaga naman masasabi ko, isa din sa malalim magsalita. So yon. So para sa akin, tama lang yung set ng winners nila. So second running up si Natia Swansanes. And then first runner up naman si Tarina Botes, na kung saan ay talagang masasabi ko, lumaban ng todo-todo din talaga. And then of course, ang kanilang bagong Miss Universe Thailand 2021 ay si Anchely Skatkenes. So yon. So congratulations sa mga nanalo. So, ito ba, tanong natin ay kung kaya ba neto manalo sa Miss Universe. To be honest, guys, mula noong kay Alpawin Suda, kay Amanda, masasabi ko, medyo kakaiba ngayon si Anchely. Talagang masasabi natin na, ay, nako, mukhang papalo ang Thailand ngayon dito sa Miss Universe. Bakit? Una kasi si Pawin Suda, talagang maganda si Pawin Suda. Pero yung lalim kung paano magsalita si Pawin Suda, medyo doon sila bumabaksak. Si Amanda Ogdam naman, confident, pero nandoon pa din yung walang lalim yung sinasabi minsan eh. Pero yung confidence niya, nandoon kung paano siya, yung confidence niya, kung paano siya magsalita, kung paano siya i-care, paano niya i-carry yung sarili niya, ay talaga namang winner na winner, di ba? So yun, kaya nga nakarating yan na hanggang top 10, di ba? Pero kung mapapansin mo, ang Thailand ay talagang pumapalo na ngayon ng todo-todo. From 2019, nag-second, nagpumasok sila sa top 5 finalists, and then last year, nag-top 10 sila. So ngayon, ay parang malaki yung chance para sa akin, 50-50. Bakit 50-50? Kasi una, syempre, yung kanyang body, talagang alam naman natin na hindi naman pang Miss Universe first material. Kumbaga, makikita mo sa kanya na medyo malaking bulas, tapos parang hindi ganun kapalo maglakad. Pero yung ganda ng mukha niya, ay talaga naman masasabi natin, winner, diba? Talagang sabi ko, ay Diyosa, panalo to. So ngayon, wala na silang oras para papayatin to. Wala na rin silang oras para i-train pa yan ng bonggang-bongga. But nakikita ko, malaki din yung chance ng babaeng to eh. Kasi alam mo yun, yung kung paano niya i-carry yung sarili niya. Siyempre yung attitude na meron siya, isa yun sa mga isang tinitignan sa Miss Universe. Saka syempre, diba, sabi nga ng Miss Universe Organization, they are looking what the story of the girl. Kumbaga, parang ano ba yung istorya na meron ng isang babae na ilalatag dito sa table ng Miss Universe. And then, ang advocacy niya, medyo talaga masasabi natin ay magandang pag-usapan to sa Miss Universe. Yung body positivity, kung paano ka magiging positive sa sarili mo, lalo na alam mo na hindi ka naman ganun ka-slim. So, yun. So, medyo magiging nakaka-inspire. Alam mo yon, yung hindi siya nababahala kung ano ang meron sa katawan niya, pero naniniwala siya sa kakayahan na meron siya. Kaya medyo sabi ko, ay nako, medyo papalo to sa Miss Universe. But sabi ko nga sa inyo, 50-50 pa rin, kasi alam natin ang Miss Universe ang hinahanap pa rin nila. At the end of the story, kailangan total package. Maganda ka, sexy ka, at the same time, syempre may istorya ka. So yon. So ako, nakikita ko dito sa Miss Universe Thailand, sayang eh, kung na maaga-aga siguro sila nag-pageant 6 months ago bago mag Miss Universe, I think nakapaghanda sila ng todo-todo. Siguro na-prepare nila itong si Anchely. Si Anchely, talagang masasabi ko naman na pwede naman pumalo, lalo na kung naturuan niya ng pasarela, tapos napa-slip mo ng konti. Ay nako, winner ang beauty na meron siya. Talagang masasabi ko, nako, baka sila ang mag-Miss Universe. Kasi the way siya magsalita. Pero, ganun ba talaga siya ka-empowered? Para sa akin, hindi naman. Kasi, ano eh, yung magaling magsalita, marunong magsalita, but is a spokesperson ba siya? Yung alam mo yun, yung hindi naman niya sapat lang na nakakapagsalita ka ng English o nakakasagot ka. Kailangan talaga, yung ganun talaga yung ginagawa, di ba? So, let's see. Malalaman natin yan kung ano ang magiging kahinatnan niya sa laban niya sa Miss Universe. But ako, nakikita ko, medyo malakas ang laban ng Thailand. 50-50 talaga sila. Kumbaga, baka mapansin siya sa Miss Universe. Kasi once na mapansin siya at nakapag-perform yan ng maganda sa Miss Universe pageant, ay nako, pag nakatungtong yan ng top 5, parang feeling ko manlalamon yan ng microphone. Diba? So yon. So kasi parang ang ganda magsalita eh. Tapos ang ganda pa ng face.
Chinese, lalo na pag naayusan. So actually, si Miss International Thailand, siya yung nagsabi na sure win to na siya ang mananalo dito sa Miss Universe Thailand. Pero hindi ko alam kung ano magiging kapalaran niya dito sa Israel. Maaaring yes, manalo, maaaring hindi. Kasi kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman talaga yung kandidata nila. Maganda ang pag-uusapan, maganda ang kanilang kandidata. And then fresh na fresh talaga yung itsura. Yung alam mo yon, yung parang, kumbaga parang masasabi mo talaga na parang wow, bagong offer ng Thailand sa Miss Universe. Yun yung meron ng kandidata nila. Kumbaga parang bagong pipas, diba? So yon. So ako nakikita ko 50-50 talaga yung chances nila. 50 dahil alam ko mag-perform to sa closed door interview, pero ang natatakot ako, baka maligwak siya sa swimsuit competition kasi hindi nga siya ganun kapalo maglakad. Doon pa lang baka malaglag na siya. So, sana malalaman natin yan kung, pero 100% parang feeling ko papasok sa semifinals ang Thailand ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Kung mananalo ba sila? Yes, may chance sila, pero feeling ko 50-50 pa. So, yon, tingnan natin, baka mag-transformation pa sila sa loob ng isang buwan. Alam naman natin ang Thailand, di ba? Magaling sila sa mga bagay na yan. But abangan natin to kung ano pa ang may offer ng Thailand ng bagong transformation dito sa kandidata nila sa Miss Universe. Sa ngayon, nakikita ko at nasisiguro ko sa inyo, sobrang ganda ng kandidata nila. Fresh face, di ba? So, yon. So you guys, ano bang masasabi ninyo dito kay Anjali Scott Kemes, ang bagong Miss Universe Thailand na ilalaban nga nila dito sa Miss Universe? Tingin ba ninyo malaki ang chance niyang makuha ang korona ng Miss Universe? Nakikita nyo ba siyang papasok sa top 10 finalists? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion nyo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel. Sa aking best friend na si Rona LB, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Gem na lagi din nakatutok at nakasuporta dito sa channel natin. Sa inyong lahat guys, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive, sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam!